huwag mong sabihin. Hindi totoong buntis ako, James. Gawa-gawa ako lang yun. Totoo may nangyari sa amin. Ang gabing yun. Nasing ako, galit ako. Gusto kong paghigantihan ng boyfriend ko. Pinagsamantalahan ko lang yung kalasingan ni Rubik. Ibig mong sabihin, totoong mga sinasabi nila? Hindi na yun ang pinoproblema ko, James. Paano mo ginawa yun? Gusto kong patunayan kay Eds na lahat ng lalaki manluloko. Pero hindi ko inakalang mararamdaman ko to para kay Rubik. Ano? Tutulungan mo ba ako, James? Ayoko mawala sa akin si Rufik. Mahal na mahal ko siya. Kailangan makasal kami. Malalaman din yung totoo. Makasal min kayo. Ako nang bahala doon. Pwede ko sabihin sa kanya na nakunan ako. Pero James, kailangan makasal kami sa lalong madaling panahon. You're crazy. Sarili mo. Ulitin mong tanggapin na tapos na ang lahat sa inyo ni Badu. It's mahirap. Alam ko. Betty, kailangan ko na umuwi. Iyan ka na naman eh. We're just gonna be a while. May papakita na ako sa loob. Sandali lang. Ha? Let's go. Sandali lang to. Pare! Kuya! Ryan! Ryan! Halika! Uy! Pwede ba mag-request? Sure! Basta ba alam namin dugtugin eh? Yung I'm horny oh! Yun! Oh! Ay! Bakit naman yun? Badong, I heard marunong ka raw mag-gitara. Konti lang. Hindi masyado. Oh, really? Ay, magaling nga si Badong ha. Oh? Gusto mong mag-join sa band namin? Oo! Sige na, Badong, sali ka na! Ano ka ba? Mga magagaling na yan. Mga veteran na yan. Ako, baguhan lang ako. Alam mo, Badong, okay lang yun. Sumama ka muna sa jamming, tapos pagkabisado mo na yung mga pyesa, de, pwede ka nang tumugtog sa amin yan. Oo nga, sige na, Badong, tapos every night papanoorin ka namin. Oo.
Mahawa dyan sa babe ko. Alam niyo, dapat nandun kayong lahat sa opening ng day namin. Di ba, Ryan? Ayaw nga. Padre Damaso nga ako dyan, eh. Yeah. Oo, kaming dalawa na Ibadong. Love team doon. Ako si Maria Clara. Siya si Crisostomo Ibarra. Ako naman, nagtaya-taya mo. Bakit hindi mo ako kinakantahan? Parang ka palang mag-guitar. Okay, sige, sige. Next time, kakantahan kita. Nice yan, ha? Uy, Edge! Buka muna! Hi, Green Edge! Edge! Alam mo ba, ang cool-cool pala na to si Ryan. Thank you, ha? Thank you nga pala dun sa treat mo, lalo dun sa offer mo. Alam mo, dapat nga ako nga magpasalamat sa inyo, eh. Kasi pumunta kayo lahat. Biglang dumami yung mga kaibigan ko. Yes! Yes, mas naman! Yeah! Yeah! Do you like healing? Sure. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ikaw na. Ano? Ay. Yes. Ha? Huh? Ano ba? Ayaw mo? Hey, Jeez. Oh. Ano na? Padaan ka? Bro. Oh. Mabagal mo. Ayan. Ano na? Kita na. Oh. Diba, sabi niyo, kakapalik mo tayo? Hmm. Kahit anong problema, pwede kayong malapitan, diba? Hmm. Oo naman. Eh, kailangan ko nang makakausap, eh. Ito lang katapat niya. Bro, inong din. Ano ba lang? Sherry! Ano ba? Tama na, please! Sherry, na. Ano ba? Huwag mong pansinin yun. Ganyan talaga kapag may bagong chick si Perry. Tama na, please! Perry! Ano ba? Tawan mo ako! Tulungan niyo ako! Perry! Ano? James! Perry, anong ginagawa mo? Pare, huwag ka makialam dito, ha? Ang ginagawa mo, ha? Tutuloyin ko kayo. Kayong gagalaw. Kayong gagalaw, sabi! Tutuloyin ko kayo! Hoy, tutuloyin niyo ako! Si James! Sa
Sige, Miss Gina, pakisabi na lang, dumaan ho ako. Tsaka, kamusta na rin mo kay Tita Pia? Mag-ingat ka, ha? Napapalapit pa naman sa disgrasya yung malapit ng ikasal. Salamat po. Tuloy na ako. Ryan! Thank you, ah! Hi. Okay lang yun. Pare! Sa uli din, ha? Oh, pare. Anytime. Ed, you have a very cool friend. Pare, sa uli din, ha? Oh, anytime, pare. Ayun. Sige, guys. Bye. Pasok na ako. Okay. Eds, mag-ingat ka. Sige. Pasi! Hello. Tara. Halika na. Oo. Oo nga. Mag-iingat ka pa rin. Ate na! Nandiyan lang yun eh. Kaalis lang. Asa na siya? Dito lang yun ay... Malaking galutuan. Sigurado hindi tayo patatahimik ni Perry niyan eh. Ano bang nangyari? Ayoko naman gulo, di ba? Gusto ko lang naman ng simpleng buhay eh. Tahimik na buhay. Pero ngayon, lahat magulo. Lahat na lang nag-aaway. Mula sa bahay ko, hanggang sa mga kaibigan ko, pati na rin sa'yo. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam, James. Ihatid na kita. Ikaw, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Basta ayokong bumalik sa bahay. Ayokong makita pinsan ko. Bakit? Wala. Basta ihatid na kita. Ayoko rin umuwi sa bahay. Sigurado, babalikan ako ni Perry doon. Saan tayo pupunta? Iwan ko. Bahala na. James. Salamat, ha. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Panindigan niya yung pagtatago niya. Dahil oras na makita namin siya, magsisisi siya na buhay pa siya sa mundong to. Hoy, pag may mangyaring masama sa pinsan ko, kayo ang unang pasusuplog ko. Alis! Tara, tara. Sabihin mo lang kay James.
Mahal mo ba siya? James. Si Perry. Mahal mo ba si Perry? Ginawa ko lang naman lahat para sa'yo eh. Pinagbantaan niya kayo. Si Eds. Si Badong. Ikaw. Sabi niya pag di raw ako sumama sa kanya, sasaktan niya kayo. Ayoko mangyari yun. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Dahil iniiwasan mo ko. Ayaw mo makipag-usap sa akin. Ben, huwag ka na ulit makikipagkita kay Perry. Ayoko mapahamak ka. Dahil sa amin. Sa akin. Ano na mangyayari ngayon? Paano na tayo? Ihahatid kita sa inyo. Huwag kang muna papasok. Hanggat hindi pa ayos tong gulong to. Anong gagawin mo? Makikipagharap ako sa nila. James, mapapahamak ka. Kasalanan ko to. Kailangan ko tanggapin ang mga bunga ng mga ginawa ko. Ano? Ang hirap naman kasi sa'yo, pinapabayaan mo na ako. Kailangan ko nang pumunta ng presinto. Magsusuplong tayo sa polis. Dahil nga hindi pumabalik si James, baka ano nang ginawa sa kanya ng mga kasama niya sa frat. Bilisan mo! Ang kapalang mukha mo! Ano ginawa niya sa bunso ko? Wala akong ginagawa si James! Ano ba ginagawa niyo? Dakpin niyo na hype din! Teka, wala akong kinalaman sa mga nangyari! Ano ba? Mami, si James! Mami! Wala akong ginagawa! Ginabi ka ng uwi kagabi. Lumabas lang mo kaming magkakaibigan. Anak, baka napipilitan ka lang sumama sa lalaking yon. Ibig sabihin kay Ryan, dahil binubuyo ka ng nanay mo. Bye. Baka naman nalulungkot ka lang dahil sa nangyari sa inyo ni Robby. Mabait naman ho yung tao eh. Siya itong nakakipagkaibigan lang po. Anak, lalaki ako. Alam ko kapag may nararamdaman ang isang lalaki sa isang babae. Gusto ka ni Ryan. Bye. Nagsisimula ka na ba, Iho? Ay, gusto nga ako kumuha ng bagong taon din, eh. Sabi ko, ako na lang, oh. Minsan na lang naman ko sa isang buwan, eh. Ah, ganun ba yon? Anak. Hi, Eds. Magandang umaga, Mang Panyong. Magandang umaga naman. May ipasok ko ba mamaya? Ha? Mamaya pa. Tutulong lang ako dito kay nanay tsaka kay tatay. Kung gusto mo, sabihin na tayong pumunta ng Kapitolyo. Aba, oo naman. Eh, total lang naman eh. Isa lang naman ang patutunguhan yung daan eh. O di mabuti pa magsabay na lang kayong dalawa. Ay, Panyo. Nabalitaan niyo na ba yung nangyaring gulo doon sa bahay nila Nato? Nakichismis ka na naman. Aba, hindi. Naku, Diyos ko. Ang dami-daming ang tao doon eh. At saka balitang-balita na sa buong bayan. Aba, yung nadala na nga si James sa presinto eh. Ho? Oo, eh kasi naman, akalain mo ba naman eh, magsunog ba naman ng basura doon sa harapan ng bahay ni Nato? At pagkatapos eh, nagpinta pa na ng babala na ay, na magiging kanya raw si Angela, yung anak na bunso ni Nato. Nay, pupuntahan ko lang mo si James. Uy, Ponyang! Ed, sama na kita. Sige po, Aling Ason, balik na lang ako mamaya. Sige. O sige, huwag mo pababayaan ang anak ko, ha? Ay. O bakit? Wala. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyo padalhin dito. May pasok pa ako. Asan ang pinsan ko? Ba't sa akin mo sinahanap? Di ko alam. Pumunta ko sa bahay kahapon, pinagbabanta mo naman sa mga pinsan ko. Alam mo, natural lang sa isang grupo magkaroon ng konting pagsasama ng loob. Magkakaibigan kami, natural yun. Pero hindi naman ganun ganong, hindi naman malaking bagay to para padalhin dito sa presinto. Wala talaga akong kasalanan, sir. Wala akong ginawang masama. Kaya sana, hayaanin na ako makauwi.
Bitawan niyo nga ako! James! James! Bitawan niyo nga ako eh! James! Alam! Siya! 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 Wala akong kinalaman dyan! Galit na galit ka, nalaman niya kayo kayo magkasama kami ni Ann. Si Ann magsasabi ng buong katotohanan! Alam mo, James, magkaibigan tayo. Pero kung itadamay mo yung buong tropa at kaming dalawa ni Ann, hindi na kita kaya pagtakpan. Eh, matagal nga siya may gusto kay Ann eh. Tsaka balak din yung pagigantihan ng buong pamilya niya. Dahil sa ginawa nila pagsira sa buhay niya. At sa pagbibintan sa kanya na siya may dahilan kung bakit nagpakamatay si Sheila. Hayop ka! James! 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 Yung kinalang ko kusina ko, Mami, yun po ang totoo. Inagtas lang mo ako ni James. May nangyari bang masama sa'yo? Wala po. Bakit kasi sumama ka sa James na yon? Kung sinunod mo yung sinabi namin sa'yo, naiwasan mo na yung taong yan. Hindi sana nangyari yan sa'yo. Mami, pwedeng pabayaan nyo na si James. Wala naman mo siya kasalanan eh. Hindi! Magsasampa kami ng reklamo sa kanya. At kung sino man na may kinalaman sa mga gulong ito, makakasama niya lahat ang kaibigan niya. At kapag nalaman ko pang nakikipagkita ka sa taong niya, hindi ka na makakalabas ng bahay na ito. Nakakaintindihan ba tayo? Mami! Hindi ka na makakalabas ng bahay na ito. At hindi ka na makakapasok maski saan lugar na gugustuhin mo. Kapag pinagpatuloy mo pakikipagkita sa taong yan, alam mo, James, wala silang karapatang ikulong ka o detain ng galon eh. Hindi pa naman nila napapatunayan na ikaw may kasalanan eh. Kung gusto mo, may mga kaibigan si Mami na abogado. Matutulungan ka nila. Salamat, Ryan. Salamat, Ryan. Natatakot ako, James. Alam kong hindi gumagawa ng mabuti sina Perry. Baka anong gawin nila sa'yo? Ed, salamat sa pagmamalasakit mo. Tsaka, Ed, may kailangan ka pa malaman eh. Kasi... James, siguro mas mabuti muna kung umalis ka muna dito. Magpalamig ka. Siguro dun sa bahay namin sa Maynila. Tsaka babantayan kita. Dapat parati kami kasama. Alam mo, dalawa lang kayong mapapahamak. Mabuti pa, sundin nyo na lang yung sinabi ni Ryan. Humingi kayo ng payo sa abogado. Pinsan ko ang may problema, hindi si Rubik. Sige na, James. Pasok pa kasi ako eh. Tayo na lang. Pare, kung kailangan mo ng tulong, kahit ano, sabihin mo lang. Salamat, Ryan. Ano ko ba? Nagmamalasakit lang naman si Edja. Ano bang nalalaman niya tungkol sa mga likaw ng mga bituka ng mga taong gaya ni Perry? Alam ko gaya niya. Maraming ganun sa Maynila. Nakita mo naman kung anong ginawa niya kanina sa presinto. Ililiko niya pati ang batas. Kaya walang mas bubuti pa kundi ang umuwi ka muna sa Maynila. Huwag ka muna papakita sa kanila. Umalis ka na muna. Babes! Tanya! Hindi ako makakasabay sa'yo pa uwi kasi piniwan ako ni Coach. Ha? Susunod na lang ako, ha? Punta na lang ito sa bahay niyo mamaya, ha? Eh, bakit daw? Ewan ko, basta. Punta na lang ito sa bahay niyo, ha? Ha? Tara, tara. Mungunaan, ha? Ha? Basta. Hintayin kita. Oo. Huwag ka masyado mapapagabi. O, sige. Pero, sandali. Anong gusto mong pasalubong na dalhin ko sa'yo, ha? Pizza. Sure, sige. Basta hintayin mo ako, ha? Dapat sabay tayo mag-dinner, ha? Sige. Bye. Babes! Bye! Ano nangyari? Nagkagulo sa presinto. Pero sa tingin ko, hindi titigil si Perry hanggat hindi siya nakakagat kay James. Dapat turuan yung lalaki yan ng leksyon, eh. Badong, mag-iingat ka. Ako? Bakit ako? Anong kinalaman ko doon sa pairing yun? Kaing dalawang binantaan niya. Kaing dalawa. What? Badong, what are we gonna do? Babes. Babes.
Ayaw kong paalisin ka agad, tapos meron pa daw yung sayo bukas. Mukhang pagod ka na. Okay lang yun. Pero sandali, meron akong pizza para sa'yo. Favorite mo yan, di ba? Paano pa tayo makakapag-review yan kung tired ka na? Hanggang ko nga dyan, nakatulog ka na eh. Kumain ka na lang muna. Ah, sige, sandali lang. Kukuha lang kita naman. Okay? Pigs. Yung babes, namiss kita kanina. Alam mo, mahirap pala kapag hindi kita nakikita. Tapos puro palpak pa ginagawa ko. Hirap pala kapag nag-iisa ako. Piling ko wala akong kakampi. Sana lagi ito makakasama sa mga kapalpakan ko. Ano? Wala. Sabi ko, kumain na tayo. Diba? Diba? Ito, pizza. Babe. Thanks sa flowers, ha? Kain na tayo. Sana papunta na siya dito. Wala tayong magagawa dito. Hoy! Si James! Malay ko. At sa akin yung siya hinahanap. Kayong mga bago niyang kaibigan, di ba? Yung Aja, huwag ka na magtanga-tangahan. Asan yung kaibigan niyo? Look, he's not here, so look somewhere else. Uy, Isay! How is Isay? Shaken na rin pala ngayon. Bakit? May problema ba? Kung sinabi kong meron, may magagawa ka? Oh, so anong problema? Yes? Meron? Bakit wala pa kayo sa posisyon? Anong nangyayari? Ha? Oh! Is there anything I can do for you, guys? Bakit? May problema ba, Badong? Hello, ma'am. Are you sure? Kasi kung tinatakot nila kayo, ire-report ko sila. Hindi, ma'am. Okay na ka. Okay, so magsimula na tayo. Places. Bilis! Nakakapagod pa lang mag-play, no? Oh, and the role of Maria Clara. So complicated. Oh, no, man. Yeah, and she's the daughter pala of Padre Damaso. Is that true? Rule mo yan, hindi mo alam? Pilipino ka pa rin, kaya dapat alam mo yan. Yeah, but hindi namin pinag-aaralan yun sa Kwame. Kung hindi lang si Badong ang Crisostomo ay para, I wouldn't have accepted the role. Eh, hindi naman talaga para sa yung role na yun. Yeah, but when you were sick, Ma'am JB saw Myra po with Badong. So sabi niya, ako na lang daw mag-play ng Maria Clara. Talaga? Eh, so naniwala ka naman. Paano kasi balikbayan ka? Tsaka yun lang naman talaga yung dahilan eh. What? Hindi mo ba alam na nag-request ang mga parents mo sa admin na kailangan bigyan ka ng napaka-importanting role sa play na to. Kasi nga, balikbayan ka. Tsaka, pag ganon, may binibigay sa'yo na special na pabor. At yun lang ang dahilan. Wala ka namang rapport with Badong eh.
Saka, hindi ka rin marunong umarte. Excuse me. Ann. Pwede bang tigilan mo na sila? Hindi na papasok si Ann dito dahil ilalayo na siya ng magulang niya sa'yo. Babalik siya sa akin. Sigurado yun, ha? Kaya itaga mo niyan sa bato. Dahil kung hindi, burol ng hambog mong kaibigan ang susunod niyang pupuntahan. Naintindihan mo yan? Bago ko isunod isa sa inyo ni Padong. Ha? Bata tayo. Walang ganitong problema. Lahat tayo sama-sama. Lahat tayo masaya. Bakit kung kailan pa tayo nagkaedad, nagkaroon ng hustong isip, saka tayo nagkakaroon ng mga problemang natin malampasan? Rovic, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol kay Jerry. Kasi... James, huwag kang mag-alala. Hindi ko naman tatalikuran yung responsibilidad ko sa kanya eh. Pero, mahirap lang talaga minsan. Dahil, hindi pa maalis sa isipan ko si Eds. Sana maunawaan mo ako. Rovic, yung tungkol sa pinsan ko, magpasensyaan mo na siya. Kasi, ano yun? James! James! Sabi ko na ba, nandito to? James, tingin namin kailangan mo munang lumayo. Bakit? Hinahanting ka na ni Perry eh. Hindi mo lang takot dun. James, hindi na nagbibiro si Perry. Alam nating lahat, naloko-loko yun. Para sa kapakanan mo ang ginagawa namin, James. Baka may gawin silang masama sa'yo eh. Lumayo ka muna, James. Kayo? Ano kayo? Huwag mo kami alalahanin. Wala naman siya magagawa sa amin eh. Sa'yo siya galit. Paano si Ann? Kami nang bahala ni Sir Nato kay Ann. James, lumayo ka na, please. Corinne! Ma'am. Anong ginawa mo? Ho? Anong sinabi mo kay Fair? Ma'am, sinabi ko lang naman yung sinabi niyo sa akin. Hindi eh. Alam mo, sinabi ko sa iyo yung totoo dahil ayokong masaktan ka. Nagtiwala ako sa iyo. So ang inasahan ko, magiging concern ka rin sa damdamin ng kapatid mo sa teatro. Pero anong pinakita mo? Lumalabas selfish ka. Hindi ka concern sa damdamin ng ibang tao, kundi sa damdamin mo lang. Correct? Ma'am, kailangan din naman niya malaman yung katotohanan eh. Oh, come on! Yan ba yung totoong dahilan? O nagsaselos ka dahil sa close na sila ni Badong? Di ba sinabi ko na sa inyo, from the very beginning, na kung ano man yung personal ninyong problema, huwag niyong isasali sa ginagawa natin sa organisasyon. Di ba? Turuan mo, Corinne, na
pigilan yung damdamin mo. Kasi ang mangyayari niyan, pati yung pinaghirapan ng iba mong kasama sa teatro, wala! Masisira lahat. Ha? Mom, I'm sorry. I really hope this won't ever happen again. Kamusta na siya? Hinahanap pa rin siya ni na Perry. Pinagbabantaan. Luluwa siya mamayang gabi. Pupunta siyang Maynila. Aalis si James. Kailangan niya, Ann. Hindi siya ligtas hanggat nandito siya. Habang hindi pa natatapos tong gulong to. Ikaw, paano ka? Hindi ko alam. Hindi na siguro makakalabas ng bahay. Dito na lang ako, Ed. Hindi na rin ako makakapasok. Nag-aalala nga siya sa'yo, eh. Ed. Galit pa rin sa na mommy at daddy kay James, eh. Siya pa rin sinisisi nila kung bakit pagkamatay yung kapatid ko. Kahit naman anong paliwanag ko sa kanila, ayaw naman nila akong pakinggan eh. Yes, sabihin mo naman kay James, ingatan niya yung sarili niya. Sabihin mo, nandito lang ako. Wala nang mangyayaring masama sa akin. Hinding-hindi na ako sasama kay Perry. Kahit kailan. It's kausapin mo si James, ha? Sa bagay na to, James. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto ko manggaling sa'yo yung katotohanan. Sabihin mo na kay Rovic ang totoo. Pwede ba ang kalimutan mo na lang na may sinabi ako? Jerry. Look, James. May sarili ka ng problema ngayon, mas malaki kesa sa akin. Pwede ba yun ang kasigasuhin mo? Jerry, malalaman din ni Rovic ang katotohanan. Mabuti pa manggaling na sa'yo lahat. At kung mahal ka ni Rovic, pananagutan ka pa rin niya. That's not the question anymore. Mahal ko si Ruby. At gagawin ko lahat para mapasahan ko siya. Ito lang ang nakikita kong paraan para panagutan niya ako. Huwag na huwag mo sabihin sa kanya ang katotohanan kung ayaw mo magagalit tayo magminsan. Ngayon, James. Aalis ka, umalis ka na. Iwan mo na lang ako dito, pwede. Hirap na po ako, Mami. Ayoko na po dito. Ayoko rin pong mag-aral sa Davao. Huwag sana kayong magagalit sa ginawa ko. Huwag niyo rin hong sisisihin si James. Dahil wala po siyang kinalaman sa lahat ng ito. Goodbye, Mami. I'm sorry, Sheila. Napagkasunduan namin ang daddy mo na yaman din lamang at hindi ka napapasok, luluwas na tayo ng Maynila. Doon na lang tayo maninirahan. Ayaw naming matulad ka sa ate mo.
kung patuloy pa rin ang pakikipagkita mo sa Jaimeng yun, talagang dapat lang na ilayo ka na namin. Maraming damit ang kailangan mo dahil hindi natin alam kung kailan ka babalik. Kung aalis ako, hindi magmumukha akong duwa. James, hindi. Ililigtas mo lang ang sarili mo. Kailan mo yung grupong yan? Ang mga taong kagaya nila Perry, ang mga taong patapon ng buhay. Ang buhay mo, pag patuloy ka sumama sa kanila, sisirain ang grupo ngayon ang buhay mo. James, ikaw man ang masaktan o ikaw man ang manakit, ikaw pa rin ang talo pagdating sa dulo. James, hindi ka duwagan ang ginagawa mo. Ginagawa mo lang kung ano ang tama. Noon ko pa kasi sinabi sa'yo, magpalamig ka na. Hinintay pang si Elsa magsabi sa'yo bago mo ginawa. Parang wala nang halaga sa'yo ang concern ko. Jerry, I have my own problems. Please try to solve yours, even if I'm away. Look, I can take care of myself, okay? O paano? Iatid na kita. Then, sige, kaya ko na to. Hindi. Mas maganda na yung may kasama ka sa paglabas mo. Halika na. Anong gamit mo? Antay ka na kayo sa baba, ah. Jerry, please tell him the truth. Hindi ako sanay na tinatago ako ng tungkol akong lihim sa kanya. Tsaka buhay ka na bukasan din ng kaibigan kong sinisira mo. Ano ka ba? Buhay ko rin na masisira kung mawala sa akin si Rubik. Wala na bang halaga sa'yo ang buhay ko, James? Look, please, huwag mo naman ako ilagay sa ganitong klaseng sitwasyon. Iiwan mo ako dito mag-isa. Pag nalaman nila ang totoo, kamumuhian ako ng mga taga rito. Pwede, please. Please, James. Ano? Eh, ngayon na raw alis niya eh. Ngayon as in now? Oo nga, ngayon nga eh. Alam nga naman ngayon as in bukas. Ngayon na nga eh. So, ngayon na nga. Eh, ba't hindi mo lang namin nalaman? Eh, masyado ka kasing busy kay Bayo eh. Eh, Fonsi. Nagsiselos ka ba o nahingit? Wala. Pareho? Pwede ba wala na tayong panahon para sa mga ganyang kulitan? Halika na. Guys, puntahan natin si James. Alamin man lang natin kung saan siya pupunta o ihatid man lang natin siya. Let's go! Tara na! Walang kasalanan si Jaime sa gagawin ko. Ayoko nang mabuhay. Ayoko lumayo sa mga kaibigan ko. Hindi ko na po kaya. Hindi ko na kayang manirahan pa dito. Hirap na ako. Buo na ang pasya ko. Hindi ka nang pabalik pa sa bahay ito kahit na kailan. Mandalan siya ang taong yun. Manloloko. Kung nagawa niya yung kay Sheila, gagawin din niya sa'yo. Si James ang pumatay sa kapatid mo. Siya ang pumatay sa ate Sheila mo. Siya! Sigurado ba naman kayo may dadaan pang bus nito? Jerry, may dadaan yan. 24 hours ang biyahe dito. Jerry, ba't hindi mo kaya sabihin? Bakit kasi? Ba't kasi hindi ka pa magpahatid sa amin, James? Makaluwas ka na? Mabuti pa. Umuwi na lang muna kayo. Okay naman ako dito. Kaya ko na sarili ko. Hintayin ko na lang ang bus. Hindi, James. Antayin ka na namin makasakay.
Hindi, kaya ko naman sarili ko eh. Wala naman sigurong darating na masasamang kalaban. Mga lasing na siguro yung mga pangag sa alak mga yan. Maga na eh. Sige. Pagdating mo doon, sumulat ka kaagad. Paalam mo sa amin yung kalagayan mo para hindi kami nag-aalala sa'yo. Salamat, Rovic. Salamat, pare. Pare, pasensya ka na. Saan? Sa mga nagawa ko dati. Di ba, nasuntok kita? Sorry. Kalimutan mo na yun. Nakaraan na yun eh. Wala yun. Rovic, ingatan mo sana pinsan ko. Tsaka kung... Ay, nako, para naman. Para namang hindi na kayo magkikita. Oh. Sige, pare. Maunan na kayo. Ako na lang dito. Hintayin ko na lang yung bus. James. Hey, pare. Maunan na kayo. Kaya ko na sarili ko dito. Hintayin ko na lang ang bus na dumating. Hey, James. Sigurado ka bang okay ka lang? Okay lang ako dito. Pinsan ko, ah. Bahala ka na. Basta kailangan mo ng tulong, sumulat ka lang. Anytime, pare. Mag-iingat ka, ah. Tara na. Eh, bye, James. Ano, bahala. James. Sa tuwing